Ayun guys, so ano no, sagutin lang natin yung tanong ni Miss Julieta no, kung hindi lang nakahulog ng motor pero pwede na daw bang kasuhan ng estapa. So, ang pagkakaalam ko Miss ano, sa salitang estapa no, o sa kasong estapa, mayroong panglilin lang or deceit or pandaraya. So kung hindi ka naman, sa madaling salita, kung hindi ka naman nandaraya, ay malabo pong pumasok yung words na estapa or kasong estapa. Malabo yun. Kasi kung nandyan naman yung motor, normally kasi ang motor, kapag kumuha kayo ng hulugan, ano po yan? Hinahatak lang. Yung dealer, may timeline sila. For example, 1 month to 2 months can delay, pwede ka lang nilang i-penalty. Sabihin na natin, 1% or 2% penalty. Hanggang sa umabot doon sa condition na sabihin na natin, maximum of 3 months na hindi ka na makahulog, ayan yung hahatakin nila, ang motor. In regardless sa nabayad mo, no, ang pagkakaalam ko, hindi nila yan binabalik. So, pero kung matagal na at malapit nang matapos, so nagbibigay naman ng consideration yung mga dealer na hindi sila basta makipag-usap ka lang ng maayos, hindi sila basta naghahatak. Ayun po yung pagkakaalam ko sa motor. Pero kung normally, alam ko dito, yung ganito ay tao-tao lang. So, halimbawa, hindi naman legit yung tao, usapan nyo lang verbal na ganito magbabayad, na-delay ka lang, siguro walang estapa dun. Hanggat hindi mo naman siya tinataguan, hindi mo naman tinatago yung motor, so, is considered kasi property yan, no? High value, sabihin natin, mataas yung value. Sabihin natin yung motor 50,000, pataas. So, wag mo lang siguro silang taguan, wag mo lang silang dayain na yung intentionally bigyan sila ng promise na nakanotaryo, hindi ka pwedeng kasuhan ng estapa. Hindi papasok sa estapa yan kasi wala namang panlulukong nagaganap eh. Nagkataon nga lang na wala ka talagang pambayad, so discretion yan ng may motor kung hahatakin niya o hindi. Tapos yung bayad mo, depende yan sa mapag-uusapan nyo. Kasi unang-una, kapag tayo guys ay wala talagang lisensya na magpautang ng motor, hindi ka pwedeng maningil. Wala kang basihan sa pagsampa ng kaso. Unless na lang intentionally na inistapa ka nga, dinaya ka. So, yun ang time na papasok yung istapa. Pero kung ganitong senaryo, wala talaga yung tao, wala siyang panghulog, so usapan lang yun. Malayong malayo pa yun sa salitang estapa. Malayong malayo pa yan sa kasong estapa. So hanggat hindi nai-establish yung pangluluko. So paano mai-establish yung pangluluko dyan? So siguro, in the first move, pag may karoon na ng promise, saan ba nagmumula ang promise? In writings. Yung may promise na writings, nakanotaryo, maaaring doon pumasok yung estapa kung may writings ng kasunduan. Pero kung wala, ay malabo po yung estapa dyan. Tatawanan lang tayo, tatawanan lang kayo ng piskal niyan. Madidismiss lang din ang kaso kapag sinampahan kayo ng estapa. Ayan po, regarding sa motor, no, kung hindi nakahulog ay mahahatak ba or maiistapa ba? Sa madaling salita, malayo pa sa estapa yan, napakalayo sa estapa. Malapit yan sa bawi or sa hatak. Karami kaya, na-observe nyo ba yung mga dealer na may mga permit, no? Kapag hindi na nakakabayad yung kanilang kliyente, ang first move nila ay bawiin yung motor.
yun ang first move nila. And otherwise, wala na silang ibang magagawa. Yun lang. Ngayon, kung sabihin ng nawala, so, uobligahin pa rin nila yung kliyente nilang magbayad. So, with prueba na, na nawala talaga yan. O ano ba ang babasihan mo kung ito ay nawawala ang motor? Siyempre, magpagawa ka ng police report na sa katunayan na nawala talaga yung motor pero babayaran mo pa rin. So, hindi exempted yung kapag nawala na, eh, hindi ka na magbabayad. Nasa kasunduan yan kasi is considered negligence yan sa part ng user. So, kaya dapat managot ka sa iyong negligence. Yun po yun. Eh, kasi kung hindi ka na nagbabayad, wala silang hahatakin kasi nawala nga. So, anong ending? Pagbayarin ka. Ngayon, paano naman tanong kung dumating sa point na wala na talagang pambayad yung tinatawag nilang kliyente nila? Yun ang malaking katanungan. Paano kung wala na talagang pambayad at wala rin hahatakin? Diba? At may police report ka na nakatunayan na nawala nga. So, yung guys, yan ba'y papasok sa estapa? Hindi pa rin papasok sa estapa yan. Siguro magkakaroon kayo ng another agreement na kung paano ka magbabayad sa kanila. Ayun yun. Para mabayaran mo sila. Another process, may process na naman yun para maging estapa. Sa estapa, tandaan nyo, example ang estapa, intentionally deceit. Example, ikaw, nagbinta ka ng 10 galon na mantika. Binayaran ka ngayon. Ngayon, later, na-discover ng nagbayad sa'yo na 5 lang pala ang dineliver mo. Kapag na-establish yun na 5 lang at inintentional mo talaga, siyempre, i-establish pa yun doong intention or deceit. Kapag napatunayan na ganun ginawa mo, may intention, may deceit, yun guys ang estapa. Okay? So, maraming salamat sa inyong pagsuporta at sana'y naunawaan nyo ang salitang estapa at sana yung salitang motor na hat in hahatakin, normal po yun. Yun po ang common na solusyon ng mga dealer dyan. Hatak motor. Okay? Hanggang sa muli po, muling nagsasabi, no, Polisya ko ang ating small na channel at ini-invite ko po kayong mag-subscribe and i-click ang notification bell para updated kayo sa ating mga, at kung may tanong kayo, PM lang po kayo sa ating messenger, Polisya ko. Maraming salamat at muling nagsasabi, hindi po lahat ng criminologists ay nagpupulis. Yung isa ay andito sa YouTube. Thank you for watching. See you again my next video.